Samantala, nilinaw ng Malacañang na hindi ang Disbursement Acceleration Program o DAP, kundi ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ang dahilan ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Ang Communications Secretary Sonny Coloma, ang PDAF o Pork Barrel Scam ang sanhi, kaya't nawawala ang tiwala ng publiko sa pamahalaan dahil sa mga mambabatas, opisyal ng gobyerno at mga personalidad na nakasuhan sa sandigang bayan. Ipinaalala rin ng kalihim na ang Pork Barrel Scam ang nagbunsod sa Million People March noong isang taon at hindi dahil sa DAP. Sa kaugnay na ulat ng sagawa ng survey ang Pulse Asia matapos ilabas ng Korte Suprema na partly unconstitutional ang Disbursement Acceleration Program o DAP ng Pangulo. Sanhi nito, bumaba ang trust rating ni Pangulong Noynoy Aquino kasama ang apat pang kilalang opisyal. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Marge Wamar. Bumaba ang approval at trust rating ni Pangulong Binigno Aquino III ayon nito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Simula June 24 hanggang July 2, nakakuha ang Pangulo ng 56% approval mula sa 1,200 respondents, mababa ng 14 na percentage points mula sa 70% approval rating nito lang Marso. Bumaba rin ang trust rating ng Pangulo sa 53% nito lang buwan ng Hunyo mula sa 69% noong buwan ng Marso. Bukod sa isyu ng DAP at pork barrel scam, ang nasabing survey ay sinagawa rin kasagsagan ng pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, sunod-sunod na high-profile killings, tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at pagtanggi ng Pangulo sa artistang si Nora Honor para maging national artist ng bansa. Samantala, ayon sa text message ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, naniniwala sila na marami pa rin ang naniniwala at sumusuporta sa Pangulo. Dagdag pa ni Lacerda, naniniwala sila na matapos ihayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ang kalagayan ng bansa, tutugon daw ng naaayon ang taong bayan. Samantala, bumaba rin ang performance at trust rating ng apat na matataas na opisyal ng gobyerno mula buwan ng Marso hanggang buwan ng Hunyo. Bumaba ng 6 na puntos ang approval ratings ni Vice President Jeju Marabinay at Senate President Franklin Drilon. Nakakuha naman ng 33% approval at 28% trust rating si House Speaker Sonny Belmonte. Samantala, maging si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, mula 40% trust rating noong Marso, ngayon ay nasa 35% na ito. Sa kabila nito, ayon sa Pulse Asia, mula sa 5 matataas na opisyal, tanging si Pangulong Aquino at Vice Presidente Binay lamang ang nakakuha ng mataas na approval at trust rating nito lang Hunyo. Ang nasabing survey ay sinigawa ng Pulse Asia noong dineklara ng Korte Suprema na hindi naaayon sa konstitusyon ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newsline.